mga kamarilan, mag-react ulit tayo ng video. Istorya ito ng isa sa tanyag na IPSC shooter sa Pilipinas, ang three-time World Steel Challenge Champion, The Jet Dionisio. Okay, panoorin na rin. Known by many as Jet. Nag-start ako noong 86. I was 14 years old. Jet Rojanisio can pull his trigger as quick as a jet fighter, which earned him the title, the fastest gun in the world. So there was a time na si Jet ay ang pinakamabilis bumaril dito sa Pilipinas, sa IPSC shooting. So, ang IPSC shooting ay isa sa mga shooting disciplines. Actually, by the way, ganito yon. Pag sinabi mo magaling na shooter, sa anong klaseng discipline? Dahil mayroong, say, sa Olympic shooting, iba yon. Mga takpadilya ang makilala mo doon sa Pilipinas. Halimbawa, andyan sila, si takpadilya sa pistol yan eh. Meron dyan si Valdez, sa Marines yan. Mahusay din yun. At saka yung anak niya ngayon, si Jason Valdez, mahusay din yun. Iba ang kanilang discipline, precision. No? Ito, IPSC shooting, iba. So, pag sinabi mong magaling sa shooting, sa aling discipline. Okay? Pag sa high power rifle, iron sights, nasa military yung mga pinakamahusay na ipakilala ko na sa inyo, five-time champion na kagaya ni Staff Sergeant Rizano. Okay? Yung kagaya ni Sergeant Lau. Yan ang mga example. So, military, iba. Iba rin sa civilian at marami pang mga categories yan. Alright? So, tingnan natin kung paano ba naging pinakamagaling sa Pilipinas sa IPSC si Jet. Okay? Yung content natin ay galing sa DSTV. Defense and Security TV. Ito ang kanilang channel. I-subscribe at pindutin ang notification button. For the sport for me is my dad. He was the one who's into the sport. Then pasama-sama lang ako sa kanya until na nagustuhan ko. Yung tawag doon, kung anong ginagawa ng matanda, iyon din ang gagawin ng mga bata. Ang nag-influence sa kanya, yung kanyang tatay, nakikita niya ang kanyang ginagawa ng kanyang tatay, siyempre may influence. Just like my son, I accompanied him in my shooting practices, competition. At later on, makikita mo na lang, gustong-gusto na rin niya. Ang hindi lang niya nagustuhan ng sundalo. So anyway, ito is Jet. Na-influence siya ng kanyang tatay. Fire it! Stand by! Tingnan mo yung movement, oh. Nung time na yun, ako ang pinaka-back. Tingnan niyo? Konting movement, isang movement lang, marami kang mababaril. Yan yung sa IPSC. At si Jet, dati, there was a time, yung talagang yung kabataan niya, pag mag-change mag yan, hindi pa lumalapag sa lupa yung kanyang magazine, naisaksak na niya yung isa. Ganyang kabilis yan, napuputok na yun. Okay? So yun yung standard niya, talagang mabilis. At kita mo naman, yung hand and eye coordination. It is true practice. Usually, kapag mayaman ka, walang, halos walang limit yung bala mo. Napapractice mo yung hand and eye coordination. Kung ano nakikita mo, nadadala mo yung sight alignment papunta doon. So, natural point of aim mo ay very natural na
magagawa mo with less effort kasi lagi ka nagpa-practice, andun yung tinatawag na muscle memory. Iyon ang nakikita ko kay Jet. Pero itong ito, di ba, siya ngayon ay sabi natin na halos kailan ko si Jet, nasa 40 plus, nearing 50. Pero marami pa rin nilalampaso ng mga bata yan. Although, makikita din natin, later on, ipakita ko, ipakilala ko sa inyo yung mga bata, yung mga rising stars sa Ipswich Shooting, na iyon din ang magkakapantay o makasurpass kay Jet. Bata na kasali sa tournament, siguro natutuwa rin yung mga shooters, fellow shooters ko nung time na yan na older than me. I was really young and I was really into the sport and I was competing against them. No? What started from a toy gun game later became a serious sport for the young gunner. Yung anak ko nagsimula sa pellets, naging 22, later on ay nagiging 9mm, yun din, parehas lang din sa kanya. So kita mo yung mga development ng mga shooters, mahabang panahon, at kung magaling na ang isang shooter, magaya ni Jet, ilang years pa bago siya humusay, di ba? Maybe 2 or 3 years na pumuputo. Dahil iba yung nakukuha mong wisdom at saka yung confidence through competition. Kasi may adrenaline rush doon eh. Nasasanay ka doon na kahit pumipintig ang puso mo na mabilis because of the adrenaline rush at saka nasasaywar ka ng mga kurma ng mga nakakaway mo doon, nakakalaban mo doon sa shooting competition, ay hindi ka na nila masisinda. Ha? Through constant participation ng competitions yan. Doon yan na nade-develop yung kahusayan. It started out as a hobby. Tapos, after mga 2 years, I started winning mga local tournaments. Oh, tinawa. Si Divine siya. Rain Musang yun. Si Divine, Master Divine, Musang yan. SR Class 14 yan. Nakita nila. Musang na araw. Potential of winning tournaments. So that's when we start to train seriously. For competitions abroad. After his winning streak in local gun competitions, Jet gathered a striking recognition by being the youngest Steel Challenge champ in the 1990 Speed Shooting Challenge done in the USA. But the inborn marksman, Jet Wolf, carried Filipino pride in the prominent Steel Challenge competition thrice in a row. Ang pinaka-memorable sa akin yung first world title ko, yung Steel Challenge in 1990. So, I was able to defend that for 3 years. Ano, through shooting competition ay naiwawagayway niya ang flag ng Pilipinas. Okay? Walang mga cash prizes na nakukuha dyan. Karangalan lang talaga. So, it takes passion to really pursue excellence in the sport dahil mamumuhunan ka. At wala ka namang nakukuha mga cash. Grabing gastos mo, wala naman masyadong pabalik. So, kagaya ni Jet, nagagawa niya ng paraan dahil ninegosyo siya. Ah, may negosyo siya, so he is also a firearms dealer, supplier. Kaya, yun, nagtutustusan yung kanyang hobby, yung kanyang passion. So, 3-time yung title ko na world champion for Steel Challenge. And then, meron isa yung World Shoot-Off Championship. 3 times ko rin defend yung title ko dyan. So, yan yung mga talagang significant tournaments na hindi ko makakalimutan. He is the only non-American who has made it to the elite circle of world-class shooting champions. Being the fastest shooter alive today, Jet had witnessed the astounding evolution of guns. Well, katulad nga nung nagsimula kami, yung kalimitan ng mga baril na ginagamit is the 1911 model. Hanggang sa nagkaroon ng tinatawag na high capacity, no, from 1911, yun ang pinakilala ko sa yung pistol. 8-rounder, 7-rounder ang pinaka-original yan. At later on ay nagkaroon na ng mga high capacity, yun ang sinasabi niya. At ngayon ay mayroong mga optical sights. Pero si Jet, doon pa rin siya sa iron sights, kung makita niyo. At marami siyang tinatalo kahit na yung may naka-optics, no? Talo niya. Ganon kahusay ang mama na to. 8 naging 14 rounds ng mga baril. Tapos, for competition, nagkaroon ng... Ang ibig sabihin, it is the man behind the gun. Okay?
So, nakita niyo ang kaniyang kwento. Start siya nung bata pa siya. Medyo may pera sila. Siyempre, yung tatay niya, negosyante, natutustusan yung practices niya. Yung isipin mo, halimbawa, bigyan kita ng quick competition, computation. Say, one round is, sabihin na natin 10 pesos. Magpa-practice ka everyday 200 rounds. Ilan yun? Magkano yun? 2,000 pesos. At kapag magko-compete ka, say, 200 rounds, 200 to 300 rounds, yung level 3, halimbawa, ang gastos mo doon, around 3,000 halimbawa, 3,000 pesos. Then, may entry fee ka pa, may pagkain ka pa, yung mga shooting gear mo, bibilihin mo yun eh. Ah, marami ka pang gagastusin. Lahat yun. Pati sapatos, lahat-lahat. Gagastos at gagastos ka. So, ibig sabihin, hindi easy itong ganito na sport. Yung mga sumasalit dito ay talagang may extra pera. Sa amin, sinasabi namin, yung SA, shooting allowance. Yung aming pangkain ba, shooting allowance. So, i-save namin yung aming SA, yung mess, at portion nun ay ginagamit namin to sustain our skills. So, kagaya ko na hindi naman ako mayaman, I could not spend thousands of pesos just to, you know, join competitions and, you know, level up my skills kasi napakamahal. Isisingilin ako ng anak ko, yung tuition ko po. Oh, so, yun yung mga challenge dyan sa mga sumasali sa competition. Kagaya ni Jet, bata pala siya, na-expose siya sa mga shooting competitions dahil sa kanyang tatay. Tinustusan siya ng kanyang tatay dahil meron naman silang capability. Meron siyang passion, very important yung passion. Talagang in-embrace niya yung sport at talagang kahit pagod, practice siya ng practice. Okay? Then, na-expose siya hindi lang locally, kundi pati abroad. Kaya, nakaproduce ang Pilipinas ng isang Lodi legend na kagaya ng three-time world champion na si Jet Dionisio. Let us be proud of this guy. Babayan natin, Mausay. Bye-bye!